Yan guys, nandito kami ngayon sa gitna ng MRT station na dulo ng Taipei Zoo and maokong gondola na entrance. Papahinga kami ngayon dito ni Berto kasi ang init, pero sa totoong buhay kahit ang ground temperature dito ay 30 to 31 degrees, maaliwala siya. Hindi siya malagkit eh. Hindi siya malagkit at sobrang daming puno. Paulit-ulit namin sinasabi, sobrang daming puno kasi sobrang dami talagang puno. Kakaiba talaga yung dami ng puno dito sa Taipei. Feeling ko may batas talaga sila dito na nagpe-preserve nitong mga puno na to. Anyway, ang itinerary namin today, sasakay kami ng gondola, four stations yung gondola. Yung una, Taipei Zoo, Taipei South Zoo, South Entrance. Tapos yung Janin Temple, and then yung pang-apat, yung mismong Maokong area na may mga tea and tea shop. Selfie. Dapat dun eh. Guys, isang tip, sakyan niyo yung red na gondola kasi yun yung personal cabin. Tapos same lang yung price. Gagamitin niyo lang yung EC card niyo, itatap niyo lang doon, dyan. Itatap niyo lang, tapos hintayin niyo lang. Kung saka kayo mag-exit, tatap out niyo rin yun. Oh, para lang din siyang sumasakay ng MRT. Imbis na MRT yung sasakyan mo, gondola. Ganon. Alam niyo na, itong Maokong gondola, ang first gondola dito ever built sa Taiwan. Kinaliit talaga siya para ma-experience ng everyone yung luscious greenery. Ano talaga? Greenery fields nila dito. Ito yung pinakasulit na gondola na nasakyan ko ever. Nasakyan natin ever. Sa lahat ng mga napuntahan namin may gondola. Sobrang haba. As feel mo talaga para ka lang nagra-rides, gano'n. Hindi ako masyadong huminga ng malalim. Wala naman akong fear of heights eh, pero may anxiety of heights ako. Pero sobrang haba niya. Dito pa lang guys, sa Maokong Station, sobrang ganda na ng view. As in, tingnan nyo. Yan. Parang relaxing na talaga after mong sumakay doon sa gondola. Tapos meron ditong visitor center. Punahan namin kung ano meron dyan. Here is in walkable distance, 5 to 10 minutes. Okay. So if you want more options, then I would suggest taking the left route here. Once you guys exit the station. Okay, thank you. Thanks so much for the information. Thank you. You're welcome. Ito, ito. Guys, pag exit ng station, dito sa left side, marami siyang mga tea houses. Pagka pumunta ka naman ng right side, mararating mo yung trail. Magandang bisitahin yung trail pag gusto niyo ng adventure, nature adventure. Yun guys, alam niyo ba kung bakit dito sa Maokong area makakita kayo ng super daming mga cat statue, cat cookies, cat figures, cat lahat signages. Kasi guys, ang Maokong, ibig sabihin nun, cat holes. Galing. Meron ditong tea house guys, oh, pababa. Kaya nga guys, pababa siya. Pababa. Dahan-dahan. Ang pangalan niya Lazy Day Cafe. Lazy. Pati mga cafe dito guys, magte-trek ka. Ganun. Para makapagtsaa. Ayun na ay, naman yung pusa. Nice. Maokong. Honey, ganito lang siya. Ay, honey, oh. Happy gong. Happy gong. Hindi, pagkaano ka. Ay, ano, pagtapos na. Ay, pagtapos di na. Diba ka talaga. Pagtapos na. Ay, yun, tsaka may ganun eh. Ay, meron palang ganito. Mamaya. Pagtapos na. Thank you. Thank you so much. Thank you. Wow. Grabe siya. Aesthetic.
iced tea siya, guys. May ice. Ganito ang iced tea. Kaya nga. Pwede natin gawin ito sa bahay eh. Bibili ka ng ganyang lalagyan. Tara. Tapos hindi mo maintindihan kung saan yung nasaan yung saan laman. Saan siya galing. Tsaka kung paano pumasok yung ano. Kaya kung paano pumasok yun. Yung yelo. Ang late nung baso, guys. Parang gusto ko siyang inumin galing dito. Hingi tayo ng straw. Ganito. May tea. Ano ito? Okay, found that one. Can I take? Yeah. Yeah, sure. Wait, as for which country? Philippines. We're from the Philippines. It's our first time here in Taiwan. Sushi. Yan. So guys, tapos na tayong mag-tea. Aakit na ulit tayo sa hiking trail. At syempre, before we go... Yeah. Yeah. Ayun, dahil... Dahil daw guys, hindi napansin yung gong ko. Talagang nag-gong din si Berto para palakpakan kami. Charot lang. Ina-uncle. Ina-uncle. Pero very cozy yung lugar, di ba? Hi, how to order? Yeah, check. Okay. Check. Okay. Thank you. Please? Thank you. There. Dito sa Maukong Delicious Food na restaurant, guys, kukuha kayo dito na order form. Tapos ito check. Diba, kahapon ko pa sinasabi na gusto ko nang kumain ng stinky tofu. Okay. Ito na yun. Stinky tofu saka braised pork rice. Stinky tofu later. Stinky tofu later. Okay, kinabahan ba naman ako? Wow! Ano, Diyos ko, 60 pesos lang, 60 NTD lang ito. Diba? Mura. Kahapon ang mga nung kinain natin. 480 NTD. Ito din yan eh. Ito guys, this is the fish and meatballs soup ba natin. Ang sarap. Ang sarap, honey. Tingnan mo yung meat. Anong meat? Ito muna. Ito, braised meat on a rice. Para siyang ano, giniling. Sarap. Ito na yung stinky tofu. Ito yung matagal ko nang hinahanap dito sa Taiwan. Pinares ko siya ng beer. Hindi natin. First time ko kakain na stinky tofu. Kanina nakamoy ko na ito eh, pagpasok. Pero umuha naman siyang hindi ano eh. Let's see. Iba yung amoy niya. Pag inamoy mo, hindi siya stinky. Kaya amoy siya stinky, di ba? Dahil doon sa fermentation. Sa fermentation ng tokwa. Tokwa ba? Ay, yung tofu. Let's see. Ano? Mukhang naluha siya, guys. Meron siyang lasa eh. Na medyo stinky yung lasa niya. Pero lasa siyang tofu ah. Pero medyo stinky. Stinky tofu nga eh. Oh, pero mukhang nag-enjoy naman siya, guys. Pero malinam-lam siya. Yeah, so you have to try this. Kasi ito, ano siya eh. Talagang... It's everywhere here. Ano naman siya eh, masarap naman siya. Meron lang siyang aftertaste nga nung... Fermentation nga na yun. Pero good for health daw talaga yan, guys. Kaya, maraming mga ano to, good mga good bacteria. Oo. Malaki yung nasa sarili ko pag-uwi ko ng Pilipinas. Kumain ako stinky tofu. Sarap. Sarap. Ano guys? Kung anong naaamoy nyo, ganun yung lasa niya. Tama. Pero masarap. Malinamnam, no? Wow! Nasa yun ang view, honey. Ayan na ang view. Nice! After na yung magmaukong area, we are now gonna be alighting to the Jishan Temple. Temple. Easy card. Okay. How many minutes from the temple? 5 minutes. Okay, yeah, thank you.
5 minutes. Let's go. Kulang na kami kasi sa oras. Kailangan 4 o'clock. Papunta na ando na tayo sa ano? Sa zoo. Dito na kami sa Jinan Temple. Going to Jinan Temple. So, it's very peaceful here. Medyo nagmamadali lang talaga kami. Tingnan mo yung halaman. May mga ganun. May mga ganyan. 3:30 na. Malamig naman. Kaya, komportabling nagwo-walkathon tayo, guys. Ganda, oh. Balot na balot yung mga trees. Ganyan. By the way, guys, the Jinan Temple is a Taoist temple. Wow! Talagang, so beautiful. Ano siya, dinadasalan ng mga tao dito. Visit natin siya so that for the full immersion of the culture. Dito din, guys, kita ang skyline. Sobrang ganda. Kung mapapansin nyo, guys, kung ano tong meron dito, bakit halos lahat ng puno, even yung mga small na halaman, may nakasabit ng ganito. Ang tawag dito ay wishing card or prayer card. Ito, pag tinignan mo, look closely, dito, pwede mo isulat yung pangalan mo, wisher, tapos kung ano yung wini-wish mo. Yan, tapos isasabit mo yan dyan, kasi nga, dito sa temple, ginagrant nila yung mga wish. Ang galing, ha? Individual pala yan na wish. Oo, ayan na may pangalan. Tapos, pwede mo siyang i-ano. Oo, individual na wish. Oo. Ang galing. English, may Chinese, ganon. Platform 2. Ayan. Abot, honey, abot. Abot. Bilisan lang natin, hanapin lang natin yung koala sa kaing ano, panda. I'll go. Shishi! Thank you. So yun, guys, if you're planning to spend a lot of time here sa Mak-Okong area, including the temple, including the zoo, ganyan, I suggest that you get the one-day pass with the unlimited gondola ride and yung entrance na dun sa Taipei Zoo kasi yun masulit. You get or buy sa Klook using our code para mas makatipid kayo, para mas ma-enjoy ninyo at mas masulit. I suggest that you allot one whole day or one day time para dito. The shrine, the zoo closes at 5 p.m. So, punta ng maaga para mas ma-evenly distribute nyo yung inyong itinerary. Taipei Zoo? Ah, zoo closed? Yeah, that's the time, 4 p.m. Okay. 4 p.m. Oh my God. Sayang din. Sayang. Sayang. Closed na. Dahil di namin nakita yung zoo, tingnan na lang natin yung mga picture ng mga animals. Taiwan blue magpayo. Tsaka Chinese bulbul. Sana nakita natin yung Chinese bulbul. Hindi tuloy natin nakita. Kaya nga. Ito ka, Maukong ka. Maukong. Ay, di pusa ko, Maukong. Ganun talaga, guys. So, syempre, marami namang lesson learned. Pagka may mga setback, may mga hindi napupuntahan, may mga legal factor, may mga ganyan talagang unexpected things. Ang mahalaga dito, pagka nangyari yan, you still know how to manage all your expectations, manage your stresses and all, para happy pa din yung ating itinerary. Enjoy na lang natin ang ating gondola ride and see you on the next video!